25-23. 18-11 po yan at one point. Susume. 16-9, 18-11. Napako po ang Lady Jet Spikers dahil dun sa mga errors na pinag-usapan ni Coach Ronnie Magsanok. At 3 attack points ni Ivy Remulla, 2 from the back row. Malaking tulong pati yung serving niya at ni Alex Cabanos. Tama mo na si Rakrakin. Siyempre. At bumagyo, may hagupit na balik na pinakita rito ang Cool Smashers. At mapait na aralin para dito sa team ng veteranong Jet Spikers dahil sila ang nagsaing pero ang naghain ay ang Cool Smashers. At ngayon sila ay tatangka na mag-a-ball ng isang set. Dahil from behind na naman, come from behind win na naman ang kinuha ng Cool Smashers laban dito sa Jet Spikers. Tanong dyan, ito bang Cool Smashers ay magpapabaon na naman dahil yan ang nagiging sakit nila as we look at the numbers. Parang counter-puncher ang kanilang DNA. Oh, pero sa ngayon, ang Cool Smashers natalo pa ng Jet Spikers sa attack points. Pero anytime umabot ng isang dosena yung iyong pagkakamali, nang wala namang masyadong nagagawa yung kalaban, ay masasaktan ka. Karamihan dun sa slide o pagkakamali nila nangyari nung panahon na nagahabol ang Cool Smashers. Good start para sa mga naka-pink as Pao Soriano nakakita ng puwang dun sa block. Valdez and Remulla combining for 8 attack points. Ooh. The rest of the team is 2. So that's the bad sign, Coach Ronnie. Nabuhay. Good sign is Pao starts off. Sabi nga natin, kailangan natin makita si Rakrakin ng konti. Yan. Yan. Semana, standing toss. Soriano keeps it up. Cabanos, binigay kay Valdez. Casas was there. Easy over. Tagit Baba. Na, hindi nagkaintindihan. Pero alam mo, itong si Colleen Bravo, as we take a look at her, playing for the first time. Yes, dito sa second kasama set. Kasama ito sa manlalaro ni Coach Sammy Akailar, kasama si Jamila Suet. Part of that Grand Slam team ni Coach Sammy Akailar. Natutuwa ako para kay Alex Cabanos. Parang coming out party nitong ating dating UAP setter. Yes. At parang nag-mature siya bigla in such a short span. Ang lakas ng palong yun. Laking bagay yung huling taon niya sa UST. Tama yan. Coach Ronnie, tama where, yan. You know, humabol yung maturity, sabi mo nga. And credit to Coach Kung Fu. Of course, of course. Sa tiwala na ibinigay niya kay Alex na nagpalitan sila. Ni Alina Bicar. Alina Bicar. Oh. And both had their moments, both of them, and contributed to that run, that final four run of UST. Excited tayo para sa UST next year. In the meantime, walang kumuha. Walang pumick up ng bola. So, abate. Sorry, tabla tayo here at 2-all. Ilang campfire na yung ating nakita para dito sa Jet Spikers. At hindi alintana ito ng Cool Smashers basak sa kanila. Laro, palo, depensa. And sometimes it is a ploy tactically to give the first ball sa setter ng kabila para nga malito. Mawala sa posisyon. Masira eh. And yun ang perfect example. Si Manay nag-first ball at nagkagulo na pa. Pero, they recover here and a nice cut shot there. For a 3-2 lead as Joy Casas now will serve. Confusion play. The trick play. Pantino, no trickery there. Nakita niya yung butas. Regardless, may tumama rin sa net, Coach Ron. At hindi na pwedeng magbiro dito ang Jet Spikers. Sabi ko kanina, ang aking inaalala lang para sa Jet Spikers, 9 na sets sa 2 matches na inilaro nila sa loob ng 3 araw. Mag-run. Pangatlong laro sa 5 araw para sa veteranong team na hindi ganun kabata, pero sanay naman sila sa training. Sasabihin ko naman sana, diba, Coach, siguro naman. Kung condition at condition lang pag-uusapan natin, saludo tayo dito sa mga ito. Walang duda. Kaya nga wala si Judy Ann Caballejo kasi may training course siya. I believe she will miss this entire conference, pero sigurado pagbalik niyan, batak na batak din niya. Ready na naman for beach volleyball and indoor volleyball si Judy. Ito pa isa, si Coco Abanto, beach volleyball competitor din ito. Ang FEU veteran din. Valdez nakakita ng puwang. Not the strongest, but strategic yung kanyang pagkalagay ng bola. Short ball. Yes, kina batang-bata pa itong si Eliza. Ito talagang hatak sa kompetisyon. Walang tigil.
talaga. Walang tigil. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng defense, of floor defense ng Cool Smashers. Dahil may bala silang Eliza. Wala high school. Kailangan ma-maximize mo yan. Non-stop si Eliza. Uni games, palarong pambansa, national team. Nag-guesting pa yan sa ano, sa abroad. Kasama si Larry. Mga kanilang mga invitational. Oo. But even going into college, talagang grabe na yung kanyang mga inilaro. At nagkakampi tong si Eliza, kaya natutuwa ako dahil yung development, yung evolution, at yung interest ng tao, sabay-sabay na nabuo, na simento para sa larong volleyball. Easy over para sa Lady Jet Spikers, Semana. Piston play, bumalik ang bola. Tuwa si Colin Bravo. Oh, bakit naman hindi? Na-champohan niya yung veteranong si Yari Yonko. Siya ngayon ang pinakamatangkad dyan, ano, totoo, coach? Totoo, totoo. Si Mean Pantino. Sinusubukan niyang gisingin ang diwa rito ng Jet Spikers. Ang nahatak si Ivy. Yun. Pero si Bravo. Dumikit. Oo. Stayed with it. Dumikit. Nasapot ni Colin Bravo itong si Iya Yonko. Five ball. Mabigat kay Eliza kasamang boom. Taas ng porsyentuhan pag pumalo eh. Halos sa bawat sa dalawang palo, isa kukonekta. Yep. No doubt. And one of her weapons, Coach Ronnie, is the anticipation pa lang eh. Kasi may mga defender na pag lumipad siya, iniisip na nila. Tama na yan. Parang they're bracing themselves, yes, already. So, psychologically, hindi ka pa pumapalo, eh, nauunahan mo na yung kalaban. Nababasa niya, tawag dyan ay thinking two steps ahead. And nababasa mo nga yung kalaban, nababasa mo yung depensa. At hindi lahat may ganyang kakayahan. Of course. Ayan, siya pa ang nagdig. Remember, she had 15 digs, 25 points in the previous game. Kung hindi nag-cramp siya, sigurado abot ng triple-double yan. 25 sa unang laro, nasaktan pa. Pwedeng pumalo ng hit 30. Tsaka kita mo, alalay, alalay pa eh. Umaalalay. Sarap naman, mamigay ka naman. Sabi mo, umaalalay eh. Umaalalay. Oh. Umag-alalay ka naman dito sa panel. Ay, paano naman kami? Unforced errors. Solid serve. 4 para sa Cool Smashers as Pantino. Good anticipation by Cabanos. Di na niya sinabayan. Semana. And again, Eliza was there. Pero ang talino talaga ng placement itong si Semana. Walang lift, walang vertical, pero ang talino, napakautak sa kanyang pagpalo. Lamang na naman sila dito, 8-6 sa ating set number 2. This is the PVL on ABS-CBN. Naka-standby. Ito na. Mga reinforcements. Dami niyan. Nang magkabilang panig. Yes, yes. Yeah, nag-uusap pero nakahiwalay. Nag-uusap pero nagpagkahiwalay. Alam naman natin, some of them, Coach Ronnie, as we know, even in the past, they play together, they play against each other, saka in other countries. Iba nang galing na rito. Correct. Mga laro na rito, so, sila Laura Shout. Laura Shout. Sila Journey. Hopi, no? Journey Women. And we can't wait to see them. Hopefully, everything turns out well para sa ating mga reinforcements dito sa reinforced conference ng ating premier volleyball league. Saka primerong attraction din natin yung ating mga imports dahil, syempre, hindi lang basta flavor, spice. Hindi lang basta reinforcements yung mga mauhusay. Division 1 players ng USNCA, mga nag-national team mula sa Japan at sa Thailand. And they've played Western volleyball, right. They played Eastern volleyball. Yes. The kind of speed, yung mga iba-ibang estilo ay kanilang naranasan na. So that's always good for us Filipino volleyball players and fans. This match is brought to you by Rubisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. In the meantime, tabla pa tayo dito. Actually, hindi. Lamang na ang Lady Jet Spikers off that service error mula sa Cool Smashers. Dalawang sunod na puntos after ng pangalawang second, pangalawang technical timeout. O pangunang technical timeout pero nakapuntos dito pabalik dahil sa service error ng Cool Smashers. Balikan natin si Pauwi Versosa. Woman Coach Ronnie, ngayon na nagbalik na ang phenom na si Eliza Valdez sa Philippine volleyball scene. Nakwento nga niya sa akin kanina that more than anything else, she's very happy to be back home and of course, very grateful to play for the Cool Smashers alongside her former coaching staff and
very talented teammates. But aside from this, syempre, kinamusta ko rin yung naging experience niya during her volleyball stint in Thailand. Kung nag-struggle ba siya with the language barrier or na homesick. Eh, but kwento naman ni Eliza is that she didn't struggle much and in fact, she learned a lot of things. And sabi nga niya, if you want to see perfect volleyball, you can find it in Thailand dahil nga they're very organized, it's fast-paced, at isa lamang yung sistema nila. Pero sabi rin ni Eliza, na iba pa rin talaga ang pusong Pilipino, kaya naman as she plays here in the PBL, she's gonna try to share and contribute everything she learned as a way of giving back to the community. Boomin, Coach Ronnie. Thank you very much, Pawi. Excellent report. That alam naman natin, that's also one way, when you're a phenom here, and medyo mataas na yung level nung ano mo, the great ones, you know, they find another level. And finding another level in her experience is going to another country and finding different kinds of competition to sharpen yung skill set at yung laro. And that's very commendable. Pwede naman siya umupo dito. Totoo yan. Mas madali yun. Madali dito umupo. Pero dito. Yun ay pwede mong sabing investment para sa pagtaas pa nung antas ng kanyang paglaro. Thailand is one of the powerhouse teams sa Southeast Asia. That's why a lot of the UAP teams train there. Correct. The off-season. Tandaan natin, papasok na rin ang Southeast Asian Games come August. And Eliza at Jim Morado were a part of the last team that went and played in the Southeast Asian Games in 2015. In the meantime, that girl on your screens is part of the last team that won a championship for FEU in 2008. Kaya nagutom na rin itong FU na sinabi mo. Valdez. Puts it away. Pag napunta, pag maayos ang depensa rito ng Cool Smashers at napasahan si Eliza Valdez, kayang-kaya pumatay ng bola ni Eliza Ibiza. Good second ball. Underhand pass. No problem para dito kay Eliza. Galing gumawa ng adjustment. Maski hindi perfect yung pasa. Semana with a bump set. Bumalik ang bola. Courtesy of Bravo. Remulla. Underhand. Good coverage there by the Cool Smashers. Balik kay Eliza. Don Maceda. Casas. That's out. Kind of like a push. Half cut shot. A push. Not good enough. Yan ang signature na tira nitong si Joy Casas. Kung titignan mo, lumiliad. Lumiliad yung kanyang atake. Trying to go for zone one. Oh, oh. Good decision. Good read coming from Ivy Remulla. Paul Soriano, three attack points so far. Kabuhayan in this game. Yonko puts it away. And the standing and waiting reinforcements behind us. Naririnig mo, no? Nakita na nila yung palo bago pa niya pinalo. Tine-trace naman, yes. Itong nagutom na maglaro din ito. Atat na rin. Eh, kaya ka nga pumunta rito para maglaro eh. Eh, hindi lang mainit na klima yung nakikita nila, kundi mainit na bakbakan dito. At itong Cool Smashers, nakadikit ngayon dito sa Jet Spikers na ngayon eh, parang working double time sa kanilang depensa dahil nabigyan nila ng pagkakataon kanina itong Cool Smashers na mahatak yung unang set pabor sa kanila. Big lift ha, para kay Coach Sherwin din, si Colleen Bravo. Nakatulong, nakatulong. Oo, nung unang laban nila, si Patnokon yung nagsimula. Ama. Good serve there by Rakrakinbo, si Cabanos. Cabanos was the one who served that one. Another unforced error. Labing dalawa kanina yan. Hindi labing dalawang sa... Hindi sandusen ang sarap, kundi sandusen ang parusa kanina sa unang set para sa Jet Spikers. At very uncharacteristic. Wala sa DNA ng isang veteranong team yung ganyang karaming tapot. Tabla tayo ulit. Another good serve. Casas receiving. Yonko with a rolling spike. Valdez. Oh, Semana was there, but di maiakat ang bola. Valdez flying high. Kung kanina, sa unang set, eh, pailing-iling sila dahil wala silang magawa halos na ikadidikit nila dito sa Jet Spikers. Ngayon naman, kumpiyansado sila dahil ang kanilang kalamangan ngayon naagaw na nila mula sa Jet Spikers. Cabanos with seven excellent sets and good serving here sa ating second set. Yonko, tinulak pa kabila. Dito naman kay Bravo sa gitna. Malamang sa likod naman kay Remulla pero nasa out ilalim, of position. Nasa ilalim siya ng bola. Attempted slide. Pangalawang beses nating nakita na hindi pumasok. At kumonekta, Cabanos going to Remulla.
something awkward about the take-off of Ivy. Hindi na kay Angat. Sa likuran ng bola, oh. Pero ito ngayon, 14 para sa mga nakaputi. 14 para sa mga nakapink. Magmulya, perfect first ball, which is always a good thing. When you have Eliza Valdez, pag maganda ang first ball, you have the skill set ni Alex Cabanas for his 8th excellent set. Valdez takes care of everything. 8 baka mo. 8 points na rin para dito kay Eliza Valdez. Running off a 25-point performance in that losing cause contra sa Perla Spikers. Good coverage by Ibiza. Valdez sa likod. Ganda ng kambyo. And that is one thing that she developed in the last couple of years. Diba, oh? Hindi lang magaling pumatay at malakas pumalo. Mautak. Napakahirap bantayan dahil napakautak. Galing bumasa ng depensa. At may lutang sa ere. Sobra. 16-14, abante ang Cool Smashers. Napakalaki ng linalaro ni Eliza Valdez. Meron din si Coach Sherwin yan eh. Nako, napakaliit. Nako. Nagsisimula. Oy, ay. Nasimangot. Fans are out here at the Philo Oil Flying V Center. Paalala lang namin. PVL. Tuesday, Thursday, yo. Saturday. Punta po kayo. Yo. Kung hindi kayo makapunta, meron po tayo sa SNA. At or meron po tayo live streaming, you, the number one sports network and sports website in the Philippines. That's sports.abs-cbn.com/livestream/PVL or uy, ipatapos. Meron pa. PremierVolleyballLeague.com. Ganda. And of course, we're all over social media. Ang kasama natin ngayon, Pia Geyser, Roxanne Montealegre. Para sa kanilang mga fans, gusto niyo silang tutukan. We're so happy to see Pia Geyser also of course, walking, of course, rehabilitating. Alam ko cum laude ito gagraduate sa UP. Sila, si Kat Bersola naman, magna cum laude yan. Walang-wala. Walang-wala. Nung gumraduate ako dun dati, nagmarcha lang. Walang-wala. Pinalakpak ko. Walang-wala tayo. Wala. Pero may diploma ito, naman. Meron. Nako. Oh, meron ng apat. Pinakamalaki. For any set. Oh, for oh. Either set. At ngayon, talagang kunot ang mga kilay. Oh, at talagang lumabas ang linya sa noo dahil binabiro ito. Down by a set and behind by 4 points. Hindi lang si Eliza yung nagising ang diwa. Oo, yun nga eh. Lahat yun na buhay team na effort. Kumpiyansa. Tama ka, dance, Coach Ronnie. Nako! And again, historically, Eliza Valdez has always been a good server for UAP. One of the best. Time out muna! Kay Coach Jasper. Nawala yung kumpiyansa natin sa receive. Konting tapang tayo. Yun ang unang problema. Kanina kaya-kaya natin dahil mataas ang ano natin, mural natin. Yun yung pababae yung mural natin. Ha? So, tulong-tulong kayo sa ano. Huwag kayo mag-individual. Ha? Heads up, ha? Wala pa yan. Ang layo pa yan. So, dahan-dahanin natin. One at a time. Airface! I always love listening to Coach Jasper. You know, Coach Ronnie, meron akong coach ng volleyball back in the day who would always tell us, receiving, digging, it's not always about skill. It's really confidence. Kasi pag may skill ka na, pero wala yung kumpiyansa. Meaning, nagdududa ka, parating yes. pa lang sa'yo yung bola, it's not going to work. So kasi nararamdaman mo, tinititigan ka na nung magsaservice. Ayan eh. Na naman. Oh. Kaya yun yung sinasabi niya kanina, taas ang kumpiyansa natin. And nakaka-receive tayo. Maaari kayong matawa sa ganun, but it really yan is totoo. True for those who play the game. Yes. Basic lang yan eh. At saka, ito yung mga skill sets na dinadaanan nila kada ensayo. Grabe po paluan yan para sa kanilang first ball of service reception na tinatawag. Anim na, Coach Ron. Oo. Mga bante. Ito, hindi sila yung malaking lamang, pero parang nagtuloy-tuloy. Ayun na yan. Yan, kumpiyansa na yan. That is pure confidence now. Bravo getting into the scoring picture. Natutuwa rin ako para kay Colin Bravo dahil sure. Alam ko nasaktan ang tuhod nito. At nahirapan sila. Hindi nga sila nakaabot sa kampiyonato ulit. Sumadsad sila. Pero sila ni Jamila Suyat. Subukan tulungan si Eliza Valdez sa pangkabuuan ng Cool Smashers. Valdez continues to serve
spectacularly, Coach Ron. Ha? Sobre. Oh, ganda ng pihit. Ito na yung slide play muli. Oh. Wow. Ayan, set. And that's what confidence does, Coach Ron. Eh. Oh, yeah. Lahat ng aspect ng laro mo, lumalap, gumaganda, sumasabi. Oh. Tanda natin, it's a very young team. Sabi natin kanina, cohesion might be a question mark. Chemistry might be a problem dahil hindi pa sila ganun katagal nagsasama kumpara sa Jet Spikers. Pero sa ngayon, eh parang sila yung mas sanay na magkakasama. Walo ang abante ng Cool Smashers. Underhand, Pantino finally stops the bleeding. Ika nga. At linagyan ng konting band-aid muna yung sugat. Tapal muna. Oo, pero pansamantalang tapalan ba yan, Coach Ron? Or di pwedeng sumadsad sa dulo dahil nagdurugo na ang kanilang kinalalagyan dahil walang tigil, walang puknat ang Cool Smashers. Pito na nanatiling lamang ng Cool Smashers. At yan, binibigyan na ng mga lihis na palo etong si Colleen Bravo. At kumukonekta siya. Good for her confidence too. And the celebration of the Cool Smashers continue as they are in the lead by 8. Sabi ko, hindi ka mag-short nyo, ano eh, target ka eh. Mag-target ka, doon mo na ng parang kung talaga, ikaw talaga tina-target. Pagkakataon mo na makabawi, buwawi, di ba? Ibalik nyo na yung competence nyo kasi binigyan nyo sila ng kumpiyansa. Kayo naman nawalan, ibalik natin. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. 23, dahan-dahan lang. Sige, sige. Bawi tayo, bawi tayo. Again, Coach Jasper appealing to the confidence level. Last time out of na the niya. Girl, so aasa na siya rito sa diskarte at pagkakaisa ng Jet Spikers. Tandaan natin sa huli nilang panalo, they won the first two sets, lost the next two, won that grueling fifth set. Pero sa ngayon, kung sila yuyuko dito muli, sila naman ang kinakailang manalo ng tatlong sunod-sunod sa sets na sets laban dito sa naghahanap ng unang panalong Cool Smashers. 0-1, 1-1. Tama. 0-1 ang Cool Smashers, 1-1 ang Lady Jet Spikers. I think I said at the top of the coverage na pareho silang 1-1. Yes. I think I said that, so I apologize. 0-1 ang Cool Smashers dahil pangalawang laro pa lamang nila ito. That's not gonna help. Set point! Yan ang mahirap pag naghahabol ka ng napakalaki. Isang pagkakamali mo, nagabuhok, kapalito. Eh, lalapit ka talaga sa kumunoy. At napaupo si Coach Jasper, nag-iisip, kailangan ko bang pihitin yung aking rotation? Kailangan ko bang humugot? Dahil sa ngayon, eh, walong set points, namumuro ang Cool Smashers para sa dalawang set na kalamangan. Biggest lead of either team, Coach Ron, right ito now. Yan. Is it 8? Oh, at kanina di kita nito. Keeps it alive. Nandun si Ibiza. Galing dumipensa. Oh, ganda. No, quick. Napalo. Oh, the former Adamson standout, the middle attacker, Pao Soriano. Two sets to love. Para dito sa Cool Smashers. And the Lady Jet Spikers, tatangkang bumangon sa ating third set. Magbabalik po tayo dito sa SNA para sa pagpapatuloy ng BBL on ABS-CBN. Woo!